Ay, nakikita mo yung ano, yung comment na private? Check mo yun lagi ah, para din magko-comment. Private? Oo. Ang basa.
At ngayong madaling araw na, kwentuhan niya naman ako. Since ito yung pinakauna kong... una kong live sa buwan ng November. Kamusta naman ang buhay niyo? Comment down below kung ano nakaramdaman niyo ngayon sa My Extraordinary Episode 7. Nating patagalin pa eh, welcome na natin to si Mr. Christian Estrada. Hello, good evening. Ayan. Magandang gabi sa iyo, Christian. Kamusta? Magandang gabi po. Okay lang naman. Ayun. Di pa rin ang mga move on sa sakit. Matiin mo naman ang ating live viewers. Ay, sa lahat ng mga live viewers ngayon, sana okay lang kayo. Ayan. At sana on na kayo. At sana makamove on kayo. Matiin mo naman ang ating mga live viewers, Christian. Nanonood. Binabati ko po kayong lahat. Kahit saan kayo sulok ng mundo at sana nanitili kayong suportahan kami. Promise lang namin na gagawin namin lahat para lang mapasaya at makontento kayo. Tama. Lag ka, DJ. Hello. Hello. Okay. So, parang Christian, Hello. Okay ba dyan? Okay ba dyan, parang Christian? Naririnig niyo po ako? Okay na. Naririnig niyo po ako? Okay. Ano ka dito? Malinaw ka dito, brother. Malinaw, brother. Malinaw. Lag ka po, malino ka naman dito sa akin. Hello, John Paul. Salamat sa iyong... Thank you. Tama. So, brother, kamusta naman ang iyong buhay ngayon? Busy ako sa pag-prepare ng isang... Buhay ko naman is masaya. Medyo, sometimes may mga problema nga naman. Hindi naman natin maiwasan yan. Pero... ngayon mas nag-focus ako ngayon sa mga pag-build up ng sarili ko ng personality ko, of course, kasi may isang pinaghahandaan kami na series na niluluto ng Asterisk, which is soon, basta malalaman niyo. Kaya yun yung pinagkakabalan ko. Inire-ready ko yung self ko para doon. Tsaka malaki-laking paghanda ang kinakailangan. Anong series ba to, brother? Ano bang series to? I don't know if pwede mention. Okay lang siya. I just remember. Yung pinaghahandaan namin. Ayun. Tama. Brother, balita ko daw, ikaw daw yung main sa ikaw ang main daw, brother, sa susunod na niluluto ng Asterisk. Feel ko sunog na yung niluluto ng Asterisk eh. Hindi, joke lang. Hindi naman sa pag-spoil, pero I think I'm one of the lead role. Pero hindi pa talaga alam kung ano yung role namin, kung lead ba kami or supporting or extra. Pero alam namin na may ano talaga kami, placement sa bawat series. Lahat naman ng Asterisk artist is part talaga ng series. Ayun. So, surprise na lang po talaga if ikaw ang lead role or ikaw yung extra or supporting actor, gano'n. Pero mas okay talaga if ako yung magiging lead role, gano'n. Ayun. Uh-oh. Yes. Hello. Nabasa ko kasi, brother, sa magazine na isa ka daw sa mga mag-lead doon. Sabi na po natin na na part ako ng mga lead roles, pero hindi pa rin nakakumpiyansa. Alam niyo yung sa word na Bisaya, nakakumpiyansaan. Like, hindi tayo pa kampante. Kasi anytime naman po anytime po na
pwede mag-decide yung director or ang writer na palitan or kita ano. As long as na hindi pa po nasa-shoot yung series. So, ayun ako, ayoko lang talaga magpakampante na ako yung lead role. Ayoko lang talaga na sabihin like, nahiya pa rin ako sa part ko na sabihin ko sa sarili ko na, okay, lead role ka, ganun, pakampante ka. Kasi anytime, pwede pa mabago yun. So, ayoko lang na umasa yung... I see. Na lead role ako. Pero ganun. Pero, asa ko lang talaga is kahit na ma-lead role, supporting actor, or extra, lahat para lang makampan, para makontento yung mga viewers. Ganun. Yun naman po yung trabaho ko, para mapasaya kayong lahat. Ayos yan, brother. Eh, ang dami nagtatanong sa ating mga comments kung Bisaya ka ba daw. Ano? Bisaya ka ba daw? Sabi, tinatanong na ating mga viewers sa ating live chat. Sabi ni Toy Lau, pag Bisaya ka, Christian. Yes po, Bisaya po ako. Uy, hi sa Tanang Bisaya diya, samot na sa mga taga Cebu, maintang magaya yung lawas na nanya. Salamat sa pagsuporta na ako. And also, kanang, Alja, kanang kwan lang, laban lang kita sa tong kinabuhi, no? Ay, shoutout din sa Team Shaken Official. Hi! Ay, say, kahit ang... Mukhang madaming Cebuano, brother, ngayong gabi sa ating live chat, no? Oo nga. Hello, hello, hello sa lahat ng Cebu. Ay, hello sa... Hi sa Tanang Cebuano. Hello. Eh, support na ito. Maganda ba sa Cebu, brother? Parang gusto ko din pumunta. Sobrang ganda sa Cebu. Oo. Kaso nga lang... Delikado pa si brother, pero parang gusto kong pumunta dyan pag ano. Punta ka dito, dadalhin kita sa ano, sa pinakamagandang farm ng Cebu, Alhibi Farm, promise. Parang nasa Bali, Indonesia. Talaga ba? Yes. Parang sabi ng mga kasama ko, kasi may kaibigan ako na ano, may kaibigan akong Bisaya, sabi niya sa akin mainit daw ngayon dyan sa Cebu. Totoo ba yun, brother? Di naman. May pili naman ng lugar na ano, mainit, tsaka malamig. Ganun. Masaya si Cebu. Lang. Depende ka sa na part ng Cebu pupunta. Depende. Lahat yun depende kung saan mo gusto pumunta. Yes. Okay. Brother, ask ko lang pa, how did you start? Paano mo na, saan mo nakuha yung start mo since meron kang upcoming project ngayon sa Asteris, no? Paano mo na sumulan yung journey mo? First of all, actually, wala talaga, ako lang talaga. High school ako, junior high school. Pangarap ko talaga yung model or artist. Dati nanonood lang ako sa mga television na ano, sabi, pinapangarap ko na, sana balang araw maging nasa TV ako, pinapanood ako ng iba, ng mga tao, kinamamanghaan, ganun. Tapos, ayun, high school ako. Ang graduate ko ng elementary, nag-high school ako. Sumasali ko ng mga pageant, sa mga school lang. Tapos, yung mga school tapos, ano, parang, ano, by steps. Nung una, nangarap lang ako. Tapos, next, nag-pageant ako. Next ng pageant, nag-audition ako ng ano, ng parang modeling search. Okay. Busetti. Modeling search? Oo. Ano yun, Wayfair agency, tapos nakuha ako. Tapos sila yung tumulong, tapos wala, di ba? Tapos ano, actually, ako sinusuportahan dati ng mga magulang ko. Kasi sabi nila, dapat mag-aral ka, ganito, ganyan, blah, blah, blah. Tapos sabi ko, mahirap, hindi. Mahirap din kasi yung brother kapag hindi suportado yung ano, yung gustuhan mo. Hindi pa ako binibigyan ng pera dati kahit pamasahe lang. Sabi ko, pamasahe lang, pang-audition, ganyan. Tapos, ito na kukuha ako. Tapos, ayun, nagkakapera ako onte, iniipon ko, para makasali ako sa workshop talaga na workshop. Tapos, ayun, onte-onte, sumikat ako, sumikat sa social media. May mga kumukuha sa furniture. Ayun, nag-start doon. Nakita ko din yun, brother. Tapos, ano, kailangan yung si Janelle Roa. Oh, brother, ang galing kumanta noon. Ayun. Kami first talaga. Bata pa kami nun. Ay, kasing age ko pala mga 17, 16.
Sabi namin. Oh, friends kayo ni John Roa, brother, no? Oo, batch. Kami talaga nag-start. Oh, talaga? Oh. Actually, lima kami. Si Jade Makawili, Joshua. Si Josh Roa, Josh Noel, at Joshua. Ako. Tapos, nag-ano kami, meet lang kami sa mga event. Tapos, sabi namin, gawa kaya tayo boy band. Ganun, ganun. Tapos, gumawa kami band. Sabi namin, yun. Tapos, oh my God, nag-ano kami, nag... Hindi namin nakalain na sisikat kami ng ganun sa Cebu. Oo. So, may kumuha sa amin na... Brother, si itis mo muna. Shoutout mo muna to, brother. Oh. May nagsasabi sa'yo, brother. Si Toy Lau. Sino? Sabi niya, Cebu represent. Laban, uy. Sino? Di ko na ba... Paano ba to? Di ko nakikita. Sa screen ata, brother, nakikita siya. Love ka naman, Kayden. Joke, hello, Tony, Toy Lau. Hello, Kayden. Ay, hi kay Kayden. Hello. Ayan si Kayden. Hello sa'yo, Kayden. Magandang gabi sa'yo. Hello there. No, I know who question is. Hello, Psycho. Hello. Psycho Milk. Thank you so much, Psycho Milk, sa ano, pag-feature sa amin ng, ano, ng series namin dati. Team Shake. Hi, Team Shake. Ang dami palang comment. Di ko napapanood. Ang dami nagko-comment, brother. Tinatanong kung Bisaya ka ba daw. Puro daldal, Enrico. Uy, Enrico, happy birthday. Enrico. Thank you so much sa pag-support sa akin. Kahit na tinatawag kita na Enrique. Sana, ano, malaman mo na joke lang yan. Pero... Ayan. So, tuloy natin, brother. Tuloy natin ang iyong journey. Ayan nga, ayan nga. So... Ano, ayun nga, nag-start kami ng mall guestings of school, Bisaya, ha? Okay lang yun, brother, okay lang yun. School tours. Maintindihan naman nila yan ngayong gabi, brother. Tapos ayun nga, nag-start kami. Tapos may nag-message sa akin na ano, ay may kinilala ko dito. Actually, andito yung pinsan ko. Yan siya yung napakilala sa akin dati ng ano, para sa PBB. Ah, talaga? Nag-audition ka ng PBB, brother? Oo, dati. 2016 na ata. Cancel ako. Nasa ano na ako? Final na ako. Final stage ka na ng audition? Hindi, hindi sa final stage. Marami kasing final stage yan. Tapos, nag-back out ako. Nagalitan ako ng mami ko kasi di ko kasi alam na kailangan pala ng perma ng parents. Ano, parents? Minor ka doon, brother, no? Minor ako noon. Tapos nung napasok ako, eh, hindi naman ako sinusuporta ng parents ko. Sabi ko, okay, back out na ako. Tapos, ayun. Pero ang importante dyan, brother, kahit anong mangyari, stick to your dreams, no? Yan nga yung sabi ko, dream mo talaga may music ang artista, ganun. Makapag-influence ng mga tao. Tapos, nag-back out na ako sa first chance ko. PBB na hindi biro ha, na makasali ako sa top finalist. Tapos, top finalist. Give up na talaga ako. Nag-aral na ako kasi Catholic school eh. Pag Catholic school... Mostly kasi, brother, pag Catholic school kasi medyo ano eh. Alam mo yung mga rules nila. Alam mo naman yun, di ba? Pag mga rules na Catholic school. Kung sa mga nakaka-relate ng mga viewers natin, share niyo yung experience niyo sa Catholic school. Sila tayo may sarili-sariling mga experience. Bawal talaga. Bawal pageants, pati mga audition, artists. Dapat ano nga talaga, focus ka talaga sa Jesucristo, ganun. Tapos message sa akin yung friend ko, sabi niya, "Oy, mag-audition ka dito, o baka pwede ka dito sa ano, sa BL series, ganun." Tapos nag-audition na ako. Ano naman? Amen. Napasok. Napas. Pero brother, tignan mo mabuti yung mga achievements mo sa buhay mo ngayon. From nag-start ka as a, ano, as a dream. Wala talaga na yung wala sa akin dati. Seryoso, wala talaga. Wala. Yun ba yung isa sa mga biggest struggle mo, brother, sa buhay when it comes to that, ano, to those things, yes. But look at yourself now, brother. Tignan mo sarili mo ngayon. Totoo. Kilalang-kilala. Madami nang nakakilala sa'yo. Madami nang nagmamahal sa'yo. At ngayon, meron ka pang project. Malaking project. Malaki. Oo. Ano ba nakakamdaman mo, brother, ng ano, nalaman mong malaking project tong niluluto para sa'yo? Hindi, kasi akala ko talaga, in-auditionan ko lang is for YouTube. Okay.
Yeah, tapos nung in-announce na ng manager namin lahat kung ano. Kasi tapos yung nag-workshop pa namin is sobrang sikat, si Coach Lucroque. I don't know how to pronounce her name. Pero sinong coach yan, brother? Grabe. GMM TV coach. Ayun, sobrang shock ako. Ah, yan ba yung sa ano? Yung sa Thailand? Workshop namin. Oo. Doon ako na-shock ng sobra. Ah, share mo naman experience mo, brother, para sa ating mga viewers, mga live viewers. Ano? Share mo naman yung ano experience mo sa acting workshop natin. Ayun, yung acting workshop naman namin is hindi ko talaga akalain na siya yung magiging coach namin. Sobrang ano, siya yung coach ni Brightwin, ay ni mga famous Thai actors, BL actors. Tapos akalain mo sa whole Philippines, lahat sa dinami-dami na malalaking agency or what, Asterisk talaga yung nakapag ano sa ano mga coach na yun. Nag-summon. Grabe. Saya siguro. Kasi brother, hindi pa ako na-experience ng ganyang workshop na yan. Hindi ko alam kung ano yung ginagawa dyan. Sabi lang sa akin ng kaibigan ko, pinapaiyak ka lang daw, pinapatawa ka, ganun. Hindi. Napapaiyak ka talaga sa totoo talaga. Kasi pinaparealize nila sa inyo yung ano, yung buhay. Yung buhay talaga. Tapos tinuturuan ka paano maghugot ng ano, ng emotion. Ganun. Paano ba hugutin yun, brother? Yung workshop emotion, na yun. Emotion na ganyan. Paano mo hinuhugot yung emotion mo na yun? Hinuhugot ko dun from my ano talaga, family problems talaga. Which is, dun naman talaga nag-start yung ano ko, yung sadness or problems. Yung reason why I am crying all the time. Pero now, nakakontrol ko naman. Kasi pinuro how to control your emotions and also your emotions receive and send ng emotions ganun, or interactions. Tama yun, brother. At least kahit pa paano nakokontrol mo na yung emotion mo. Tsaka yes, hindi mo na masyadong pinapauna yung emotion mo. True. Oo. So mga viewers natin dyan, sa ating live viewers na 28 viewers, hello sa inyo, no? Brother, nanonood pa rin pala sila. Oo, nanonood sila. Sabi ni Miguel Arden, hello, sorry, di ko masyado na comments, hello, sorry. Sabi ni Asian BL, brother, sabi niya, oy, hello, hello. Would be great if Christian would speak Bisaya in the series. More representations. Actually, maraming ano, mga BL fans na nag-expect na yung role ko daw is magiging Bisaya talaga. Yung request talaga. Ah, okay. Talaga, request nila na, uy, sana ano, yung magiging role mo is parang Bisaya ka na magta-transfer ng school sa Manila, tapos magiging Bisaya ka, o rich kid, ganun. Uh-oh. Yung talaga request nila. Kaya, Hindi ba parang makukulture siya ka doon, brother? Kapag... Oo, parang gano'n na nga. Oo, pero artista, diba, dapat mag-a-adjust ka kung anong role ibibigay sa script. So ako, go with the flow lang ako. Pero Camille, handa naman kami makinig sa mga suggestions ng mga fans eh. Kasi mas okay. Actually, unique yun eh. Unique talaga yun eh na pag ano. Unique yun pag... May isang lead role na Bisaya pala. Bisaya. Oo, pare, maganda yun. Nag-transfer pala sa Manila, ganun. O, diba? Oo. Maganda dun, brother, kasi... Mga fans. Kasi ibang, ano, parang hindi siya yung ini-expect ng mga tao na mangyayari. Isa siyang, parang may diversity siya. Yes, gets totoo. Mo? Hindi kasi siya yung purong Manilenyo, hindi siya purong taga-probinsya. Yung maganda yes. Dun kasi, brother, kasi parang ang dalawang culture ng dalawang tao magsasama, tapos dun natin ata makikita yung spark at yung chemistry na, yan na makikita natin dyan sa project na yan. Nakaka-excite yan, partner. Gusto kong panoorin yan. Oo, totoo. Actually, di pa rin talaga namin alam lahat. Surprise yun ng Asterisk talaga.
It's a big surprise. Kaya sa ating mga ano, sa ating mga live viewers diyan, hintayin na natin ang nilulutong project ng Asterix. Malaking project 'yan, I swear. Oh, malaking project daw, sabi ni Christian. No? Oh. Ay, pag-usapan natin yung ano, brother, yung sa pagpa-pageant mo, kamusta naman ang ano, ang mga difficulties na naharap mo habang nagpa-pageant ka before? Ano yung mga difficulties na na-experience mo before? Difficulties ko talaga is, ano talaga, yung height talaga. Kinakalaban ko talaga yung mga ano, matatangkad. Grabe, sobra talaga. Yun yung pinaka-insecure ko talaga, yung matatangkad. Kasi, even though I have the face or the brain, pag tinabi na mga matatangkad, naliliit talaga ako. Ayun. Yun yung Pero brother, kasi may kaibigan ako, sabi niya sa akin, ang magkakatalo lang dyan talaga is yung confidence mo and yung knowledge. Yes. Kung paano ka sumagot sa mga tanong, dun ibabase yung ano mo. Dun ka babase ng mga judge. Ayan, sabi ni Tim Shaken, official, ano ba ang height ni Chani? Ano lang ako, 4'5". Nako, parang ano yan ah. Pero okay lang yun, brother. Then joke lang, joke. Mga 5'7 to 5'8", ganun. Ang lit ko talaga, promise. Hindi, brother. Okay na yun. Matangkad na yun, ah. Oo, average Filipino size, di ba? Oo. Walang problema dun. Ito, sabi ni Psycho Milk. Hello, KG. Astris, digital artist, all underwent. Hello. Aking babalikan yun. Sandali lamang. Ano yun? Ang isang comment kasi, brother, na wala. Sandali, aking babalikan. Pero ang sabi ng Psycho Milk is, Astris, digital artist, all underwent acting, coaching from AGM, MTB, and studio. Nababasa ko na yung comment niyo, guys. Oo. O yan, since nababasa na ang mga comment, guys, eto na ang chance nyo. Ipakita nyo na lahat ng gusto nyo sabihin kay Christian. I-chat nyo na dyan sa ano, sa chat box natin. Mm-hmm. So, Balitiani, no, mag-shoutout tayo ng mga ano, ng mga nanonood sa atin ngayon. Shoutout tayo, dali. Mag-shoutout ako, shoutout. Sige. Girls, di ko alam kung sino-sino or kung ilan kayo na members ng channel Chinese Angel na sumusuporta sa akin. Ay, oo. Nabasa ko kasi, brother, yung ano, yung Chinese Angel, kaya ano. Eh, yun ba yung nickname palayaw mo, brother? Chani. Ay, yeah. Itong Chinese Angel, ano mo siya, fanbase mo? Hindi ko masasabi na fanpage, pero ito yung mga humahanga sa'yo ng mga tao. Ayokong magsabi na hinahangaan nila ako kasi wala naman silang dapat hangaan sa akin kasi wala lang naman ako. Ayun, wala pa akong napapatunayan sa mundo, pero sasabihin ko na lang na naniniwala sa akin na may mapaghahangaan pa sila sa akin. Hintayin nila na ipakita mo kung ano ang ikakahanga nila sa'yo. Kaya ano ngayon na ako kasi wala pa akong napapatunayan. Pero thankful ako brother, na sumusuporta sa akin. Brother, for ano yan, para siguradong kaya nila, kaya ka nila inidolo kasi may nakikita sila sa'yo na pwede lang ikahanga na hindi mo napapansin. Maganda yun. Oo. Thank you, Channels Angels. Thank you so much. Mm-hmm. Sabi ni ACBL, ang humble po, pogi pa. Ayan. Ano mo maging pogi? Chani. Chani na lang itatawag sa'yo, brother, kasi. Sige, brother. Hindi na lang palayaw mo eh. Chani, sabi ni ACBL, ang humble po, pogi pa. Paano ba maging pogi katulad mo? Chani. Salamat po talaga, pero may pupogi pa yan. Ayan.
Ayan ang kailangan at yung ano, hihintay ng mga viewers natin, no? Joke lang. Chill pa. Napaka-humble talaga ng Chani. Sabi ni Benedict Miguel Ortiz, Masangkay. Christian, ilang taon ka na? Ilang taon ka na ba, Chani? Oy, 21 na ako, puta. Ay. Okay lang yan. Okay. December 26. Okay lang yan, Chani. And ano naman tayo? Nasa midnight na tayo. Kaya wholesome naman. Wholesome. Pwede na mag, oh, pwede na mag, ano, pwede na magkalat dito yung mga, ano, ating mga viewers. Oh. Sorry. Okay lang. Okay lang yan, brother. Okay lang. Okay lang yan. Sorry. Balita, brother, balita ko doon. Paano pa sa TV na? Tapos ganun, ganun na. Ayan ang kailangan mong ingatan, brother. Kasi isang okay. Magbabayad ka ng malaki. Totoo. Yan oo, yan yung ano. Practice ko eh, no? Practice. Oo. Ay, balita ko, brother. Since model ikaw, no? Tanong ko lang, meron ka bang, ano, meron ka bang abs? Yan ang ating isa sa mga highlight ng tanong ngayong gabi. Meron ka bang abs, brother? Wag. Meron naman siguro, pero depende yan kay Sir Kay kung papayag siya ipakita. Ayan. Ay, ano, Sir Kay, parang may nakita akong picture kanina na labas yung abs. Pwede ba natin makita yung ngayong gabi? Ayan, ang dami na nagsasabi na ipakita na daw natin ang ano. Ipakita natin abs. Pag ano na, pag mga 55 minutes live, ganun. 55 minutes live. Nako, oh, sa ating mga live viewers, i-share na natin 'to nang i-share kasi pag dumami 'tong ating mga live viewers, eh ilalabas na natin ang mga pictures. Gusto ba 'yan? Chani. Gusto ba? Oo, kasi brother, ano, model ka eh. There's nothing wrong showing off your body, ala, no? Sa kutis lang ako, model. Nako, brother, huwag kang mag-alala. Nakikita naman ng ating mga ano. Mga viewers. Game, have you ever? My ayan, God. Maglalaro tayo na isang laro na pangalan ay Have You Ever? Ito, Chani, magtatanong na ako ng sa'yo, magtatanong ko sa'yo ng iba't ibang mga tanong. At kung ikay oo, umuo sa tanong, ay may kailangan kang going there na ibibigay ng mga viewers natin. Ayan, game ka na ba, Chani? Okay. Ilaban na natin to. Ngayong gabi ay Midnight Tambayan with your Midnight DJ. Go. Ayan. Sa ating mga sa mga viewers natin, pag umuo si Chani, sa aking itatanong, ay magbibigay ako na isang dare sa kanya na kukunin ko sa chat box sa baba. Kaya kung ako sa inyo, magbigay na kayo ng mga dare nyo. Ano? There talaga? O, gawin nating truth. Gusto mo ba truth, Chani? Ay, ganito na lang, brother. Ganito na lang, brother. Yung mga tatanong ko, galing sa baba, sa chat box. Ah, sige. Galing na lang sa chat ayan. Box. Oo. So, para sa ating mga viewers, sa ating live viewers. Ito na ang iyong pagkakataon na itanong ang iyong mga gusto. Itanong kay Christian Estrada, a.k.a. Chani. Ego. Ayan. Ano na, hinihintay ko ang iyong mga katanungan, mga live viewers. Ayan. So, ikaw yung magtatanong. Ako ang magtatanong. Pero, Chani, pag no ang sagot, magtatanggal ng any piece ng suot mo. Ayan, what? Pag no. Ang ating twist. Ayan na, mayroon na tayong first. Si AJ Lubio. AJ Lubio? Oo, sabi niya, have you ever experienced to eat exotic food? Nako, parang mapa-oo ka dito ah. Counted po ba yung ano? Wala, never. Wala pa. Hindi ko pa na-try. Hindi mo pa na-try? Eh, alam, pagay ka, Chani. Kapag
Pag no ang sagot mo, ay magtatanggal ka ng any piece na suot mo. Earrings. Okay lang. Ikaw bahala, Johnny. Basta ang any piece na suot mo. Ito na lang. At nagsisibombahan na ang mga tanong sa ating comment section. Ayan. Ito, Johnny, kapag ano, kapag oo ang sagot, ay may gagawin kang dare. Kapag no, magtatanggal ka ng isang piece of clothing. Game ka na ba? Ayun na lagi ba? Ayun yung ginawa ko. Ayun ang piece of... Oo. Pag no, tatanggal ka ng piece of clothing. Pag yes, magdi-dare sa'yo ang mga viewers. Ah, sige. Ayan. Okay ba sa'yo yan, Johnny? Game. Okay. Let's play. Dito na tayo sa ating pangalawang tanong, no? Sabi, hanap tayo ng maganda. Ito. Sabi ni Team Shaken Official, have you ever been drunk from alcohol? Ayan. Yes. Lasing na ba? Lasing ka na ba ever sa buhay mo, brother? Alam nga naman, sino may malalasing sa alcohol? Ano, tubig? Malalasing ang tubig? Depende, kapag may halo yung tubig. Oo nga, yes. Yes. At ngayon, mga kambing, ito na ang chance yung magbigay ng dare. Basta hanapin natin ang isang dare para sa'yo, Johnny. Ito, dinidare kita, brother. I dare you to share your skincare tips. Ayan. Okay. First, every morning or evening, naghilamos ako ng Siletec. Ganun, facial care. Tapos, toner. Ito sa mga gustong kuminis at pumogi, tulad ni Johnny. Ito na ang toner, facial wash. Tapos, huwag kayong gumamit ng sabon. Huwag kayong gumamit ng sabon na ginagamit sa katawan nyo. Iba talaga yung facial cleanser sa mukha. Siletec or ano. Okay. Tapos, toner, tapos serum, etc. Ayun eh. Basta huwag kayong gumamit ng ano, sabon na ginamit sa katawan nyo. Gagamitin sa mukha nyo. Bawal yun. Huwag. Yun lang. Nako. Baka masusunog yung mukha ko dyan, Johnny ah. Hindi yata hiyang sa akin yan, Johnny. ito. Punta na tayo sa ating third question. Sabi ni John Paul De La Cruz, have you ever used dating app? Ayan. Nakagamit ka na ba ng dating app? Ba't kasali yan? Wala. Wala pa ba? Nakakaranas ka na ba, Johnny? Totoo talaga daw na yes or no? Oy, sabi ni ano, John Paul De La Cruz, have you ever used dating app? Okay. Oo. Nag-dating app. Oh. Ay, mukhang may ano tayo ah. Mukhang maganda tong pag-uusapan natin, Johnny, ah. Kamusta naman ang experience mo sa dating? Ano, tingin nyo sa akin, ano, robot? Minsan na rin ako nasaktan, no? Ay, gusto mo bang pag-usapan natin yan ngayong gabi, Johnny? Bawal ba? Kasi madaming. Bawal na ba? Hindi na ba kailangan? O sige. Ito na. Hirapan na natin. Have you ever skipped class just to party? Sabi ni Toy Lau. Of course. Ayan. At dahil yes ang sagot mo, Johnny, eto na. Magdi-dare na tayo. Maghahanap na ako ng dare para sa'yo, brother. Eto. Ito, bawi ko kay Team Shaken Official. Sabi niya, tahong ni Kangla. Ano? I dare you to dance, tahong ni Kangla. Ano? Paano yun? Kantahan niyo ah. Alam mo ba yun? Alam mo ba yun, Johnny?
mga 2 minutes. Tapos papracticing ko, tapos balik ako. Ha? Ah, sige, sige, sige. Kusayan mo para sa ating mga viewers. Ito ating challenge para kay Chanis sapagkat siya'y umuos sa ating Have You Ever. Once again, guys, this is your first Midnight Tambayan sa buwan ng November with your mystery DJ. Huwag nung kakalimutan na i-share ang live. Huwag kayo maya na mag-super chat, mag-super stickers, at magbigay ng diamonds sa ating Kumu account. Okay. You're welcome, Team Shaken. Official. You're welcome. Wala kasing nakakaturo sa akin ng taong Carla eh. Gawin ko na lang na ano, ng sariling steps. Sige, sige, brother. Okay lang yun. Kasi ang sabi ni Team... Kantahin mo nga. Taong kung makarug-kalug, makarug-karug ang taong ni Carla. Sige, yan ah. Yan ah. Go. Ah, sige. One, two, three, go. Makarug-karug, makarug-karug, makarug-karug ang taong ni Carla. Iyon o, iba talaga. Ayan na nga. Ayan na ating mga kaibigan. Oy, tama na yun. Okay, go. Oh, ayos ang sayaw mo ha. Nagtitiktok ka ba, brother? Nagtitiktok ka ba? Hindi, no. Ako? Oy, hindi ako nagtitiktok. Never kong ginawa yan. Ay, never mo bang ginawa ang TikTok? Oy, never, never talaga. Oh. Akala ko, kasi parang nagtitiktok ko ata, brother Chani. Hindi nga eh, kaya nga tinanong kita kung ano yung step nun eh, tapos ginawang ko na lang. Oh, sumasayaw ka ba, brother Chani? Medyo. Are you a dancer? Ah, ayos ah. Sabi ni Michael Sintolye, sabi na, your dance is cute. Yan ang ano, yan ang sayaw, yan ang tatak, Chani. Your dance is cute. Ayan. So, pasensya talaga kayo, guys. Sorry. I'm just trying to... Okay. Okay naman, brother Chani. Ang ganda ka na sa'yo, man. Ang ganda. Oh. Na-entertain. Na-entertain kami lahat, brother Chani. Hala, brother. Hala, Chani. Itong mga tanong sa'yo ay... aking sige, next question. Oo, ito na tayo sa ating fourth question. Eh, napakadami na nang nagtatanong sa'yo. Sige, go. Abay, ga. Aking susubukan na gawing wholesome tong segment na to, pero mukhang malabo na atang mangyari yun, Chani. Huwag mo na gawing wholesome, gay! Ito na, ang kalat R para sa ating lahat. Itanong niyo na ang gusto nung itanong. Ayan. All filters are off. Ayan. Ano? All filters are off. Ayan. Tapos. Ito na ang hinihintay nating lahat. Ito. Kalat night. Kalat night ang tawag natin ngayong gabi, Chani. Kalat night. O, paano? Ayan. Ito na. Sabi ni Abdul Saril Ahidin. Have you ever tried one night stand with same sex? When and in what city? Nako, mukhang kalat nights nga talaga tayo ngayon, Chani. Nasa si Sir Kay? Ayan, aking hindi ata, hindi ko ata nalalaman. Yes. Sir Kay? Yes. Have you ever tried one night stand with same sex and when and in what city? Okay lang ba sagutin yan? Ako? Hindi pa ako one night stand. Okay. Yeah, I tried it once. In Malibu. Malibu? Oh, saan Malibu yan? Malibu nga. Ah, Malibu. Yan ata yung pantanong ano. Yung answer ko. Yeah, I tried chasing Malibu nights. Next question.
Ups, ups, ups. Next question, Chani. Kasi diba, mukhang may... Ganun ka naman, diba, pag ano, dapat pag laughter ka, dapat wholesome ka eh. Dapat open ka talaga sa mga viewers. Oo. At okay, okay ang sagot mo, Chani. There's nothing wrong with that. Pero kasi nag-o-okay. Okay, yung iba nga nag-o-okay. Kaya may gagawin ka na naman there. Ayoko na. Ayan na. Kapag nag-o-o ka, eh, kailangan mo gumawa ng dare sa ating mga viewers. Okay lang. Para sa Astros. Okay. Oo. Okay lang naman at tayo nagsasayo lang naman ngayong gabi, Chani. Yes, yes. And getting to know each other, di ba? Oo. Diba? Okay, next question. Oo. Ano ba, ang gusto niyong gawing dare pa kay Chani? Dare? Sumayaw na ako. Viewers. Sumayaw. Sa bawat oo natin, Chani, ay may gagawin tayo din. Oh. Oh, sige. Bala, eh, di ka na pa-reklamo. Kahit anong gusto mo gawa. Ayan. Pero ano naman, if you filter ka to. Hi, Team Shaken, John Paul De La Cruz, Talamasca, hello. Benedict Ortiz, hello, and Michael Santoli, sing a song. Okay. Ayan. Nako, Johnny, may nagsabi dito, hindi ko napapangalanan. Yung dare niya is sumayaw ng sexy dance. Any dance, para may abs, please. Seryoso ba? Kaya mo ba yan, Johnny? Oo, okay lang naman sa akin, basta hindi ako matatanggal sa asterisk. I mean, kung... Parang trabaho! Oo. Pero okay lamang ngayon, Chani, kung ano, kung hindi ko comfortable, okay lang naman. Hindi, okay lang naman sa akin, pero ganun yung trabaho ng artist, diba? Kung anong gusto ng fans. Nasa okay. Ano yun? Mento, so ito na mga kaibigan ng ating dare, bakit Chani, isasayaw siya ng sexy dance, any dance, para may abs, please. Ito ang isa sa mga nag-dare. Kailangan ko ng ano talaga, agreement from Sir K or the management. Kasi baka matanggal ako niyan bukas. May email na lang sa akin na okay, you're... Sir K, ito ba ay okay lamang na kanyang gawin? Okay daw. Okay, ayan na ang signal natin, Chani. Ayan na nga. Sir K, ano ko sasabihin mo? Bawal. Ayan na nga. Isasayaw na yan. Sasayaw na yun. Gusto mo ba na ano? Gusto ko yung music mo ah. Start na ba? Yun o? My God, may pumasok po siya! Ay, napahiya ako po lang yun. Wait, no! My God! Labas mo na. Hello! Ay, na may pumasok na. Busya! Ay, ayan na nga ang pa-surprise natin, mga viewers, live viewers natin. Ayan. Oh. Tingnan. Ayan, sabi ni Shem out louder. Wait until mag-guest na sa Naughty or Nice ni Christian B. Ayan, ang hihintayin natin, guys. Sabi ni Toy Lau, brother, Chani, who were those now? Who were those? Ayoko na po na kaya po. Nagsisexy dance ako, may pubs pa. Tapos tumawa. Ang tawag doon, ano? Ang tawag doon, flavor. Flavor ang tawag doon, Johnny. Ayoko na. Hindi na. Last day. Sabi ni Michael Sintoli, pero ang cute. Ang cute daw na sexy, ang na cute. Ayan. Sorry guys, thank you. Tapos sabi ni
Pero sabi ni Team Shaken Official, we love you, Chani. Ayan. Sabi ni Talamasca, gising pa mga bata. Abay, patulogan nyo na sapagat kalat ako na tayo ngayong gabi. Ah, shit. Sorry, guys. Sorry, puta. Okay lamang yun, brother. As, nagsasaya, as long as nagsasaya. Kung gano'n ba naman ako, kung gano'n lang, abdun nila pumasok, puta. Dapat ano, brother, pagkapasok nila, sila yung sayawan mo. Para magulat sila. Sige, next live. Next live. Sa next live, kapag pagpataas na yung shirt mo, tapos pagpasok nila, abay, hatakin mo sa camera, tapos dun mo sayawan, paupuin mo sa upuan. Ayan, tapos, ayan na eh. Tapos konting-konting i-grind, i-grind mo na yan, Johnny. Sabi ni Asian BL, it's okay. Almost in all BLs don't know how to lock doors. Ay, well, that, mostly hindi nagla-lock na ano, kaya na ano sila, na alam nyo na. Ayan, sabi ni Benedict, ako abangan talaga namin yan kay Madam Christian B. Ay, Brother Chani, baka manote or nice ka ni Christian B sa mga susunod na araw. Mukhang mas more than macho dancing ang gagawin mo doon. Ngayon, sure mo na nakalock na yung pinto. Ay, kahit na nakalock po na puno na ako ng asar ngayon. Promise, pagbaba ko puno na ako ng asar. Kaya okay lang. Sige, asarin niyo pa ako. Okay lang sa akin. Pero okay lang yun, Chani, kasi ang ganda na, maganda yung katawan mo, Chani. There's nothing wrong to be afraid with a beautiful Bolero. Oh, Chani, totoo yan. Guys, sa lahat na nanonood ngayon, hanapin natin kung sino tong mystery DJ na to. Ayan. Oo, brother Chani, maganda ang katawan mo and there's nothing wrong to be ashamed about that. Yes, yes. Hindi nga. Oo. Oo. Pwede nga eh, parang ako malnourish eh. Hindi, brother. Nakita ko ba yung picture mo? Huwag na. Sir K, pakita natin yung picture, Sir K. Huwag na. Binila na ako vitamin ni Sir K eh. Bibilang ko ng vitamins ni Sir K? Oo, binilan niya na ako. Sabi niya, mag-vitamins ka kasi pet-pet. Bakit naman? Hindi, joke lang. Nasa isip ko lang. Makakala ko gusto niya na akong bilan ng vitamins. Kasi Sir K, bibilang mo ba ng vitamins to si, ano, si Chani? Sir K? No comment daw, sabi niya, yes. Ayan, sabi ni ano ni Team Shaken, makalat din ay pwede there din si Mystery DJ. Yes, ako, yes, yes, let's go. Ayan. Ito. Ito na lang ang gawin natin. May gagawin akong dare sa inyo. Gusto niyo kumanta ako? O sige, kakantahan ko kayo. Dapat walang voice changer. Walang voice changer? Hindi go. Naman ako naka-voice changer. Ano lang ako? Ito talaga yung boses ko, brother. Dali na, Sir K. Ay, charot. Dali na, sino? Sino ka ba? Ayan. Sabi ni Toylaw, brother Chani, kanta ka daw. Ikaw, puno. Sige. Kakanta ako. Walang voice changer. Dali. Wala, hindi ako naka-voice changer, brother Chani. KG? Oo. Oh. Sabi ni Michael, Michael Sintoli, your abs is enough. Naku, kaya brother Chani, hindi mo na kailangan mahiya kasi your abs is enough. Hindi mo na kailangan pansinin yung mga ganyan kasi your abs is enough. Narinig mo na mismo kay Michael na your abs is enough. Ayan, sabi ni Team Shaken, ang gwapo ni Chani, nakatitig lang ako sa kanya. Kasi sino ba naman ang hindi mapapatitig dito kay Chani? Napakagwapo. Napakagwapong nilalang neto ni Chani. Puro bola, blablabla. Sabi ni Benedict, Christian, ano reaction mo sa episode 7 and ngayon ay magtatapos na ang MEO?
ang reaction ko lang is tulala ako talaga, grabe. Sobrang galing, tsaka sobrang alam niyo ba? Well, tinitaping yung ano, yung episode na 'yon. Andun ako. Tapos hindi ko akalain na ganun kadami na episode tsaka yung puta Bisaya. Episode, hindi ganun kadaming episode tsaka ganun nga grabe kalala yung na binabato kasi nalalagnat ako eh. May COVID ako that time. Oh, saan ba kayo nag-shooting, Chani? Hoy, sa around Metro Manila. Wala, joke lang yun na, joke lang. Around Metro Manila lang. Tapos ayun, habang ano, tinitake yun lahat is ano talaga, tulala ako kasi puta ang gagaling nila, grabe. At, wala akong masakit. Ano bang experience mo doon sa taping, ano, sa set nyo? Yung pinakamagandang experience ko talaga doon is nilibre ako ni Sir K ng ano, ng milk tea. Ay? Donut. Grabe malibre yun si Sir K. Grabe. Talaga? Ay, Sir K, baka naman palibre na din naman ako. Abay, yung boses ko ay medyo nagano na. Nangangalawang na. Totoo nga guys, nagkasakit ako sa ano sa set. Kaya medyo less yung scenes ko. Dapat nandun ako sa lahat. Ano lang yun, Chani? Baka sa pagod lang yun. Siguro lagnat lang siguro yun. Tapos hindi na pinilit na Sir King na mag-take ako kasi mas inaalala kasi nila yung help before the shoots. Kaya mas binibigyan nila yung importansya na yung ano kalusugan namin kaysa sa project. Ganun. Kaya yun yung magandang experience namin. Oo. Ito, Chani, pagbibigyan ko lang si Michael Sintoli, sabi niya, kanta daw ako. O sige, hindi ko to binalak. Hindi ko to binalak. Wala sa plano ko. Pero ngayon, mayay nandito ka sa feeling ko. Ayan, matulog na kayo sa mga gusto mag-ano, sa mga gusto mag-ano, matulog na kayo kasi magkakalat na kami ngayong gabi. Naku, matulog na kalat kayo. Joke lang ni Chani yung COVID, loko. Joke lang yun lang kayo naman. Mga nanonood sa ating mga viewers, huwag kayong mag-alala. Siguro ang sakit ni Chani, siguro ano lang. Biro lang tayo guys, biroan. Lagnat lang siguro yun, oo. Huwag kayong mag-alaga. Lagnat lang yun? Ang mahalaga ay okay ka na ngayon, Chani. Yun yung mahalaga. Yeah. Hindi, mabilis lang kasi hindi naman ako pinabayaan na Sir K. Grabe, araw-araw binibigyan ako fresh milk, tsaka gamot. Pero siya shopping, Sir K. Yun yung naging... Ay, okay. Ang ganda na itong comment ito, Chani. O, tinga mo. Sabi niya... Andali. Ayan. Sabi ni Michael, I'm so sad at my extraordinary. Oo. Anong masasabi mo dyan, Chani? Guys, pansin yung ibang ano, yung mga ibang sumisikat na series sa Thailand. Hindi yun ganun kabilis sumisikat eh. Yung oras nila na pagka-release ng series na yun, is sumisikat sila. Hindi. Ilang buwan pa. Kaya hindi natin masasabi na underrated yung My Extraordinary kasi maraming naka-appreciate na mga tao eh, lalo na yung mga tao na nasa industriya talaga. Sabi na maganda yung ano, yung My Extraordinary talaga sobra. Oo. Tsaka Brother Chani, napanood ko ang My Extraordinary. Ang kailangan lang talaga is time for it to grow. Kasi kaka-release pa lang eh. Pero sobrang napakahusay ng pag-aakte. Napakahusay. Lahat sobra, di ba? Napakahusay. Napakahusay ng production. Napakahusay ng execute, mga camera, mga color grading. Napakaganda. Oo. Kailangan lang talaga mag-grow ng story. Kasi unique to eh, no? Brother Chani, no? Unique ang story niya eh. Totoo. Grabe. Kaya nga, mas ano talaga, mas mag-focus tayo sa mga maliliit na details talaga, di ba? Like, yung pinahatid sa atin ng ano, My Extraordinary na ano, mag-focus tayo bilang sa mga may na problem, kundi sa maliliit din, ganun. Oo, tama. Sabi ni Benedict, hindi daw niya akalain, napatay na ang Shaken sa MEO. Hoping for season 2. Sir Christian, meron bang magkakaroon ba na season 2 tong My Extraordinary?
Ang nasagot ay naisip. It's for you to find out talaga. It's for you to find out. Ito ba ang ano? Ito ang wala, kailangan. Hindi ko masabing meron, but it's for you to find out. Ito yung mga kailangan abangan. Yes. True. Oo. Oo. Kasi kasi sa mga viewers natin ngayon, maraming series ang kinukook up ang Astris Digital Entertainment. Madami silang naka-line up na projects na mga collaborations with some actors na merong veteran actors na ganun. Hintayin na lang natin ang update. At ngayon makikita natin si Christian na sa susunod na series eh. Sana suportahan natin siya kasi napaka bait nito ni Christian, napaka-pogi pa. Sana napaka-pogi talaga. Patuloy natin suportahan si Johnny. Gagawin na lang namin lahat ng makaya namin para ma-appreciate ng mga viewers at saka ay, sabi ni Toylo, maganda ang sabi ni Toylo. Sabi niya, "My extraordinary isn't underrated. It's well-received and appreciated." Sadyang madami lang talagang BLs na nagsisilabasan ngayon. I know, Toylo. The series will shine even more. Thank you so much. Oo. Sa'yo pala. Thank you so much. Oo. Yun ang sinasabi ko, Johnny, kanina, na it needs some time to grow. Kasi, the more na nag-grow yung the more na tumatagal yung series, the more na nakikita siya eh. Habang tumatagal. Since ang dami yung madami nagsisilabasa na BLs na naka-work na sila, si Shaken. Sobrang gagaling. Down to earth talaga. Kamusta pala kasama ang Shaken, Brother Johnny? Sobrang down to earth, tapos kung ano sila sa personal, sa TV, kung ano sila, ganun din talaga sila sa behind the cams. Sobrang mabait, sobrang down to earth, hindi talaga sila mayabang. Tapos tinutulungan pa nila ako build ng, di ba, like ako, baguhan lang ako sa industry, sa acting. Tinutulungan pa nila ako, nagsasuggest pa nila ako, okay, ganito, practicein mo para maging magaling ka maging actor, ganun. Tinutulungan ako, kaya ayun, I am so proud kung ano yung narating nila ngayon kasi... Are there any tension sa set ng My Extraordinary during taping? Meron bang tension tension? Wala talaga. Sobrang smooth. With the plans and under the plans talaga. Ayun, so lahat is no tension talaga. Sobrang ganda talaga ng flow ng taping. Wala talagang problema. Kasi lahat ng... Oo. Yung ulo eh. Oo. Eto, Johnny, may tanong ako. Maibang tanong pala para sa'yo. Sabi ni Talamasca, may iba ka pa ba tats aside from the one on your chest? Mayroon sa likod. May tattoo ka, Johnny. May tattoo ka pala, Johnny. Mayroon ito. Pakita ko. Ikaw lang ang gusto mo makita ng mga ng mga viewers natin? Ayan, yan na ang late night kalat hours natin ngayon. Meron na tayong pa-sneak peek . Ano yung tattoo mo dyan, Johnny? Ano yung tattoo mo sa likod? A wolf. Wolf kasi is... Wolf? Is like independent, strong, and alpha. Alpha! Yan kasi yung di ba? Pag sa pack, yung male, alpha male, yon. Alpha male. Alpha. Oo. Ayan, thank you so much. Si Corinne ay nagbigay ng super chat ng 99 pesos. Maraming salamat, Corinne. Ayan. Pa-thank you ka naman, Chani, pa kay Corinne, kasi nag-send siya. Thank you so much, Corinne. Thank you so much. Ayan, sabi niya, akin ka na lang. Ayan ba, Chani, ang ating tanong ngayon ay, meron bang bumibihag ng puso mo ngayon? Sa oras na meron pong bibihag. Are you focus on your career muna? Or actually, naghanap ako pero wala pang dumadating. Ganun ba? Ano ba ang mga type mo? Yan ang ating alamin ngayong gabi. Ano ba ang mga type mo? Type ko lang yung yung may pangarap. Kahit hindi na ganun ka good looking. Kasi hindi naman... Yung may direction sa buhay, no? Yun yung Yes. Hindi naman importante sa akin yung itsura talaga. Ang gusto ko lang yung katulad ko na sumasaya lang sa maliliit na bagay, sa
ako, yung nakapagpasay sa akin, dagat. Or hiking. Yung marunong makontento sa kung anong meron siya. Maliliit na bagay na na-appreciate. Gusto ko yung ganung part na nakasabay. Importante kasi yun eh, no? Chani? Importante yun sa isang relasyon na dapat kahit sa anong bagay, kahit gano'ng kalit yan, dapat na-appreciate. Na-appreciate yan kayo, yes. And kayo na lang natutulungan para mas mapaangat yes. kung harap niya, di ba? Tulungan na lang. Kasi may kaibigan ako, Chani, ganito eh. Sa una, okay siya sa mga maliliit na bagay. Pero habang tumatagal, yung expectation sa kanya ng partner niya, nako, hindi mo na maabot. Diyos ko. Materialistic, Chani. Pangit. Sobrang pangit ng ganun. Yung materialistic kasi is ano lang, temporary lang talaga yun. Oo. Ang mahalaga is make memories. Yun yung importante dyan. Kailangan yung gumawa ng... Na, alam mo yun, mas okay na walang-wala kayo ngayon, mahirap kayo ngayon, pero nag-iipon kayo. Eh, actually, para pagdating nyo sa future is, may ano kayo, It's not about the material things. It's about yes. how you got those material things, the journey that you had to endure. Yes, and like the way that. You grow, the way you grow with each other is the best way to grow with each other. Pero actually, sa akin hindi naman talaga importante sa akin yung materialistic Important sa akin. About materialistic people, Chani, is that. They don't know how to be contented with what they have. They always want more. True. Yes. More talaga, di ba? Kahit nakuha nila, nakakuha silang iPhone 11 Pro Max, gusto pala nila ng Pro Max. Kahit na pares lang ang specifications, di ba? Oo. Ganun lang eh. You'll appreciate the little things. Oo, tama yan. Dapat. Yung ibilisan nila lang ganong materials, nag-business sila. Eh di yung business ikot-ikot tapos makabilin sila ng kahit anong gusto nila, di ba? Ganun yung maganda. Tama. Chani, brother Chani, tayo na yung mag-shoutout ng ating mga live viewers natin. Ay, it's hello. Time for our shoutout time, guys. Ayan na. Sabi, ito si Toy Lau. Asterisk is the studio Wabi Sabi of the Philippines. Ano masasabi mo dyan? Brother Chani. Wabi Sabi of the Philippines is... Yes. Hindi naman nasabi ng Wabi Sabi of the Philippines yung asterisk. Kasi masasabi ko na Wabi Sabi of asterisk is, I think, Sir Vincent talaga. Kasi yung GMMTV kasi, yung asterisk ang nagsisilbing GMMTV ng Philippines. Yes. Yun. So yung coach siya ng GMMTV. Which is, nasabi ko na si Sir Vince talaga. Oo. Tama. I agree. The mind of the storyteller. Mali. Yes. Or Studio Wabi Sabi is management studio rin sa Thailand. So same with GMMT. Yes. I think madaming common ang asterisk at ang Wabi Sabi. Pero... True. They both have the similarities and they both have the potential. Sir Kay, my friend kasi ako nun sa Thailand, sabi niya, yung Wabi Sabi daw is parang teacher. Teacher siya na ng acting. Totoo po studio, ba? Para siyang studio siya sa Thailand. Ay, okay. So, misinterpret niya. Para siyang Sir Kay, Star Magic. Studio ganun. Wabi Sabi. Or sa Star Magic dito. Parang sa GMMTV. Ah, na-misinterpret niya nga. It's a production in Thailand. Okay. Sabi niya, yung Wabi Sabi daw is parang teacher daw. Teacher or kanang coach. Pero sa pagkintindi ko ng teacher or coach, akala ko teacher individual. Hindi pala. Baka may kapangalan siya doon. Pero Studio Wabi Sabi is a production studio house in Thailand also. Pero what can I say about that? Masasabi ko dyan, guys, is ang Wabi Sabi and ang Ast, they both have the same similarities and that they are both creative and they have the potential of making good stories which people can relate and have lessons. Diba? Actually, Studio Wabi Sabi and GMMTV ang inspiration ng Asterisk. That's why
Oo. You can see. Yun, kaya yun na sinasabi ko, Sir Kay. Meron, parehas silang may potential. Ikorek ko pala yung Sir Kay, no? Ikorek ko yung friend ko na taga Thailand. Na sabi, sasabihin ko sa kanya na wabi-sabi is not a teacher individual, but it's a agency. Like, Iko-correct ko na lang siya. Sorry talaga. So, sorry sa misinformations. Then, that's okay. People make mistakes. Eh. It's important. Hello, Corinne. Hello, Corinne. Have a nice Corinne. Day. Salamat sa pag-support sa amin lahat. Sana mapasaya ka namin. Gagawin namin lahat para mapasaya ka. And hindi lang ikaw, or lahat ng fans ng Asterisk. Yes. Ang ganda sabi ni Talamasca, Asterisk is Asterisk, incomparable and unique. Period. True. Grabe na yung hard work. Yung hard work ng Asterisk. Grabe na yung manager. Oo. Sobra. Tama din yun, Talamasca. Pero, tama ka sa hindi siya dapat kino-compare. But, just to know the similarities of the different studios and producers, yung para malaman mo kung ano yung mga up, yung mga strengths nila. Kasi, wabi-sabi produces great content talaga na may lessons din ang pupulutan ng mga tao sa Thailand. And dito din sa Pilipinas, ang Asterisk naman ay gumagawa ng mga stories which nakaka-relate ang mga tao as well as kapupulutan din ng mga lessons. So that's the similarities. Yan ang similarities ng wabi-sabi and Asterisk. But I repeat, there's no need to compare because yung Asterisk and wabi-sabi are both in the same industry sa BL, no? Kaya, sinusuportahin natin. Sabi ni Toilaw, excited for A Kiss to Remember. Ano kaya plot nito? What do you think, Chani? Kasi ikaw ang mag-aano nito eh. What can you say about that? I think marami po talagang laplapan dyan kasi A Kiss to Remember. Ayan. Kalat ours again, mga kambing. No, yeah. A Kiss to Remember kasi it's not just about that. Like, kiss yun sa kamay. Pwede din sa pwede din sa lesson talaga dyan, hindi lang kalat, ganun. Hindi naman natin maalis yung generation na stories, guys. Yung nakaka-relate tayo. Alam naman natin kung ano yung mga... Really? Yes. Hindi lang puro kalat yung makukuha natin, pero may makukuha tayong lesson about about something sa sa generation natin na dapat na i-spread natin yung goodness sa kapwa natin. Tama ka dyan. In-expect talaga ng fans tsaka ng viewers. Ang dami nang mag-message sa akin. Sabi nila, oy, may bed scene ba? Or may kiss scene ba? Sabi ko, sige, A Kiss to Remember yung title. So, yan ang aalamin ng mga viewers. Sinasabi ko na lang na di ko pa talaga alam kasi hindi pa naman namin talaga alam yung story. Yes. Tama yung sabi ni Michael, Brother Chani, sabi niya, more extraordinary is an art, a masterpiece. Yes. Tama kayo dyan. And yan ang unang BL series ng Asterisk. So pag yun pa lang ay wag nyo nang papalampasin kasi madami pang lalabas na kapupulutan pa ng mga akal. Kaya yan ang hintayin natin, mga kambing. Oo. Hindi na lang, hindi na puro liberated, ganun. Hindi naman tayo ganun. May napupulutan man tayo mga aral, ganun. Hindi na tayo focus sa kabastusan or what. Kasi, tama. Wholesome. Wholesome to. Yung mga bata, may matutunan sila na magandang aral. Pati naman matatanda, may nagigain din. Oo. Kasi relatable siya in all ages . Kasi yung writer na sobrang galing talaga. Oo. Si Sir Vincent, right? Yes. Totoo. Sobrang galing talaga. Grabe niya galing. Sobrang galing niya mag-mix ng story talaga. Nakakamangha. Oo. Basta.
Pwede, Chani. Meron pala tayong donation live event on November 12, 7 p.m. Yan yung My Extraordinary Donation Live Event on November 12. Ano yun? Ano yun? Yan yung ano, Chani. Yan yung, itong ano natin, kukulik ata ng mga donations and then ipapamigay sa mga naapektuhan ni bagyong Rudy. Okay, mga clothes, canned goods. Yeah. You can donate clothes, you can donate money, you can donate canned goods, waters, or medicines. Ayan. I-ano natin yan sa fans natin. I-post ko na lang sa social media accounts ko. Yes. Para maraming makakaalam. And also... Tsaka, Chani, ang BL Game Show super fun. Babalik na ulit this November 14. I think parang naabutan mo to, Chani, no? Yeah. Yeah, hosted by Z Mejia this November. Ay, shit, sino? Si Z Mejia, yan. Sino? Si Z Mejia. Oh, ayan, parang may... Familiar. Sino ulit? Si Z Mejia. Oh, my God. Ayan. Parang may nalalaman ka ato hindi namin alam, Chani. Wala naman. Ayan. And the search for the second Pinoy lead star of Meet Me in Bangkok. Yan, ang full details niya nasa Astri social media accounts. Ito na ang mga chance nyo para sumali sa isang BL series at makasama sa Meet Me in Bangkok, mga kambing. Ito na ang time nyo. Go, kambings. Kahit kami, extra lang ako. Sir K, extra lang. Oo. Malay mo, ang mga ano dun, may mga lalabas din ata, Brother Chani, kung sakali, mga characters ng May Extraordinary, tsaka A Kiss to Remember dun. Kahit extra lang ako. Oy, extra lang. Si Sir K na lang ata ang makapagsabi niyan. Sir K, love you, Sir K. Yes. And ang May Extraordinary Actors Meet on November 11, Wednesday, 7 p.m. live on Asterisk Digital Entertainment YouTube channel. Ayan ang ating abangan. Yan yung mga cast ng May Extraordinary at dyan kayo makikita-kita yung mga cast ng May Extraordinary. Ayan, May Extraordinary merchandise available na, mga kambing. Yes, available to all Pinoy and international fans. Just check all the Astri social media accounts for the links. Let's Sir K, pwede ba nating makita ang mga posibleng design? Nakita ko kasi ang design nito na isang araw. Napakaganda. Ayan, meron tayong isaw bouquet. Asan? Ayan, nakasa screen, Chani. Ayan yung mga kambing. Wow, oo, napakaganda. Ayan. Gusto ko yung black. Oo. Tsaka ito, yung By the way, pwede to sa international tsaka local fans natin. Mas gusto ko yung angharot. Oo, yung angharot. Tsaka ito, thank you, Kama. Baka magpag-giveaway kami. Oo. Baka magpapag-giveaway ba tayo, Sir K? Yan ang ating aalamin kung may updates, okay? Kaya stay tuned. Ito na nga, lalabas na nga sa susunod na linggo ang mga cast ng mga bagong pasok sa Springfield University. Kilala mo ba to, Brother Chani? Kilala mo ba to, Chani? Hindi talaga. Feel ko pwede mo mag-enroll talaga. Ay, mukhang may mga dadagdag na naman sa Springfield University at parang lalaki na ang mga tauhan sa susunod na series. May mga bully. Ito ba sila, sino nga yun? Si Mike, tsaka si Kevin. Hindi, may darating sa kanila, gaganin ko. Ito, Kiss to Remember, cast reveal on May Extraordinary Finale. Yan ang aalamin ng mga, live viewers natin. Malapit next na. Sunday na, guys. Malalaman nyo na kung sino sila. Ay, shoot. Lobat ako, puta. Paano yung screenshot to? Okay. Ay. Pwede yata itong i-screenshot eh. Sir K, pwede ba natin to i-screenshot? Wala na. So, maraming salamat, Chani, for being with us tonight sa Midnight Tambayan.
Oh, sana nag-enjoy ka sa ating munting mga kwentuhan at ang mga ano, ating diba, mga ano sa episode 8. It's for you to find out, guys, promise. Mm-hmm. Oo. Ito payo ko sa iyo, ano, brother Johnny, bago tayo magtapos, no. Kahit anong mangyari, wag na wag kang magda-doubt sa sarili mo. Lagi mo lang isipin. Oh, ito sasabihin ko sa iyo talaga kasi sinasabihin ko sa iyo, napakahusay mong tao, Johnny. Napakahusay mong tao. No. Oh, really? Oh. Kilala kita. Kilala kita, Johnny. Kilala kita. Huwag naman ganitan. Alam kong isa kang mabait na tao. Huwag na huwag mong babaguhin yung sarili mo. Just be confident on who you are and what you have. Because what you have will bring you success and happiness. Always trust on yourself. Okay? Yun ang mapapayo ko sa'yo, Johnny. Always keep your head, keep your feet grounded, and just enjoy the ride. You have this project coming. Kayang-kaya mo to, Johnny. Okay? Yes, yes. Gagawin ko lahat. Okay. So, huwag kayo. So, thank you so much kay John Paul De La Cruz. Nag-send siya ng super chat na 50 pesos. Payuda pa sa DJ from Team Kalat. Ay, maraming salamat sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Ayan. Yan. At dito na nagtatapos ang ating Midnight Tambahan with your Midnight DJ. Maraming salamat, Christian, for being with us tonight. Sana nag-enjoy ka. Sa lahat ng mga sinabi namin ay sana nag-enjoy ang ating mga live viewers. Wag na wag niyong kalimutan na meron pang Midnight Tambayan next week. Once again, pasitin natin itong Midnight Tambayan, no? Saya-saya kayo. Once again, this is Midnight Tambayan with your Mystery DJ. Good night, everybody. Happy kita, Mystery DJ. Good night. Bye.